Hey everyone, so good morning. Ayan, today is June 1, so it's the start of June, and it's my birthday month. Unfortunately, it's not sunny today, so wala akong gift ng sun today, and it's very gloomy, umaambon. Ayan, the humidity is super high, halos parang humihinga ka ng tubig. So, since almost 2 weeks na ako hindi nagtutubig, marami na ang uhaw sa kanila. Ayan, you can see, no? Actually, nabawas ako dito ng dried leaves. Kanina pa ako nagtatanggal ng mga leaves, no? So, eto, katulad dito, sobrang uhaw na to. Kasi, kanina pa, ano, matagal na siyang umiinom sa leaves. But, yun nga, hindi naman ako makapagtubig dahil, walang araw today, and feeling ko all throughout the day wala ring araw. So yun ang problema natin ngayong panahon, na araw sa umaga, ulan sa hapon, or ulan sa umaga, araw sa hapon. So automatic lusaw talaga ang nangyayari sa kanila. I've had several mushy leaves na sa mga plants, no? Natanggal actually ako dito, pinalitan ko lang siya ng moon glow. Ayan, it's doing really well here. Nag-color stress siya, if you can see, no? And ito siya, actually. Ayan, diba? Si, I don't know if this one is Brave or... Basta parang lahi ito ni Polydonis. Ito yung nilipat ko na may kasamang lupa. Ito yung nangyari sa kanya, nagtutubig siya. So, tinanggal ko na siya to try to let her recover. And then, ililipat ko na lang yan sa pot. Tatanggalin ko yung old roots niya kasi mukha din namang namatay. Ayan, o. Oh. Ayan, nagtubig siya dahil na uulanan yan. So, anyways, our plant box babies are doing well except for that. Which is, ano naman, medyo in-expect ko na rin naman dahil nga Polydonis yung kanyang parentage, no? So, alam, medyo may kutob na ako na mangyari sa kanya. But si PVN is doing really well. Amabel, yan si Laon. Of course, si Purple Delight is doing really well. And super purple talaga niya ngayon. Ang ating Orange Monrose, syempre. Si Bluebird, Green Eyes, doing really well. Ayan. Pero si Flapjacks natin, na dating may red, green na lang siya ngayon. Pati ang ating California Sunset na nilipat natin dito nagka-issue. Itong si Apos, medyo nag-yellowing din siya, no? You can see there. But it's still doing okay, so I won't move her just yet. Pati yung ilalim, medyo nagkaroon tayo ng issue dyan. So, yung lingwas dito sa area na yan, tinanggal ko na. Actually, kasi ayan siya. Naglagas siya. Kasi yun, medyo sobrang humid siguro. Mas matagal matayo yung lupa dyan, so naglagas siya. Hindi pa rin ako nakakapag-repot ng mga giants natin, kasi nga yun, I don't wanna be removing soil and damaging the roots ng ganito ka humid, no? So ayan sila, but other than that, they're still doing well. Yan, umiinom lang sila sa kanilang mga dahon kasi uhaw sila. You can see a lot of dried up leaves. As you can see, ayan, even here, ang payat-payat na nila ngayon. Wawa naman. But yun nga, I'll still wait it out until I can really get at least 3 days of sun. Para at least naman maka kahit na paano maarawan sila, no? So ngayon, ang aking number one na binabantayan would be yung mga mabilis mag-edema, like si Ellen. Yan. So, lagi ko siyang gina-grow light ngayon para hindi magkaroon ng spots kasi ang lakas makapangit nung edema kay Ellen. And si Arunpe. Si Arunpe, isa sa mga napakabilis mag-etiolate na halaman. So, ito, parang isipin niyo ito, oh. You can see, meron na siya agad konting etiolation. Napakaliit na panahon pa lang niya na hindi masyado naaarawan. Sayang nung summer kasi super compact talaga niya. Mapapansin nyo rin, naghahabaan ng mga leaves, katulad ni White One. Ayan. Ang ganda niya, pero look at the leaves. Abnormally long yung leaves niya recently. That is because naghahanap sila ngayon talaga ng araw. And lahat, no, kung mapapansin nyo, nakaganon. They're reaching to the sky for more sunlight. So, yan ang mga telltale signs na they need a little bit more
sun. So you just really have to observe your plants. Even si Opalina, you can see, no, reaching siya. Ayan, no, reaching to the sky. Ayan. Another tip, si Bashful, ito, si Pink Ruby, if you can skip watering her until she really shows sign of na talagang uhaw na uhaw siya, like talagang wrinkly leaves, saka lang kayo mag-water. Even this one, hindi talaga ako ngayon nagtutubig sa kanya. That is because sila yung mga, isa sa mga unang nalulusaw kapag mali ang pagtutubig sa kanila. Ayan. Yeah, pero sila Murasaki, napakasipag, gumawa pa rin ng new leaves. So you can see, no, yung mga fresh leaves niya na walang tama. Yan, mga bagong growth yan. Yeah, so I just keep my grow lights on. Yan ang talagang isasuggest ko sa inyo. Try to hold off with the water muna para lang iwas lusaw. And for my haul, like ako, kahit na gusto ko talaga mag-haul dahil birthday month ko ngayon, hindi talaga ako tumodo haul. Except for yung nakuha ko kay Sisi Matt Sait. Ayan siya. Yay! This one is, I think, Chloe. Sorry, or Cheesecake. And then, ito si Chloe. Or magkabaliktad. Something like that. And then, si Ghost Plant. Ayan. Dahil kulang ako sa ghost plant, it's not us. And then she gave me 2 freebies. So, thank you, Sissy. Ayan. Ito siya. Hindi ko alam kung anong name nito. Tsaka ito. Ayan. Hindi ko rin alam ang name nito. Pero, super pretty, pretty, pretty. And then, tatry natin si succulent food dito sa batch na to. Lalagyan ko yung lupa. Ayan. Itong succulent and cactus plant food. 11-10-11. Sabi nila, hindi daw enough. Ah, sobra daw to. Pero, try natin kasi, you know, specific siya for cactus and succulents. So, baka malay ba natin, di ba? Ayan. So, basically, it's just half a teaspoon for a 4-inch succulent pot and a 6-inch, for a 6-inch pot, 3/4 teaspoon daw. Ayan. So, kung half ng half teaspoon, edi 1/4, pinahirapan pa ako eh. Ayan. Ensure pellets are evenly distributed around the pot and base of the succulent. If possible, mix pellets lightly into the top layer of the potting soil. Ayan. Step 3, water succulent, ensuring proper drainage and resume regular watering schedule thereafter. Repeat application in 8 to 9 months. Wow. Okay. So, this one is good for 6 to 8 months? Ganun ba yun? Yeah, I think so, yeah. Or as needed. Ayan. Kakatuwa naman. Ito yung nakalagay sa kanya. Nitrogen, 11%. Phosphate, 10. Potash, 11. Magnesium, sulfur, boron, copper, iron, manganese, molybdenum? I don't know. Anyways, ayan. So, let's see if this one will work well for this batch. So, para meron tayong marerecall ko ulit sino yung nilagyan ko ng succulent and cactus plant food versus yung Osmocote Plus versus yung isa pa kang gagamitin ko ng Osmocote Plus na from the US. So, ayun. Yun yung mga paglalaruan kong fertilizer, lalo na ngayong coming growing season, yan ang mga hahabulin natin para makita natin yung developments ng mga halaman. So anyways, etong si Haku, sobrang natuwa ako sa kanya kasi halos bagong dahon na to lahat. Ayan, you can see, no, the last layer is the old leaf. And then this one are new leaves already. Ang lalaki ng dahon, grabe. So I'm so happy with that. I'm super, super happy with her. Ayan, so ilalagay ko siya dito sa bungad dahil ang ganda niya. Yan na yan. Napakasulit siyang alagaan. Hindi rin siya maselan. So, if you want a big leaf plant or succulent, try si Haku dahil sobrang, sobrang sulit niya. Ayan. So, anyways, for those na who would ask about how do I use pesticide or fungicide on my plants, honestly, hindi ako nag-maintenance ng fungicide kasi nakakapag-cause yun ng immunity, no, for our plants. So, I really just treat when needed. Ayan. So, ngayon, wala naman akong fungal issue.
And if ever I do, what I do is I automatically get the plant out of my shelves, no? Ibababa ko siya, ilalayo ko siya, super layo, and then saka ako mag-treat. Bakit? Kasi yun nga, you know, you can see naman, ano, tabi-tabi yung mga halaman ko, but wala pa sa kanila nagkaka-fungal issue. Anong ginagawa mo, Miss D? Basically, ang ginagawa ko talaga po is 24/7 yung fans ko, ayan, for air circulation. Air circulation is very, very helpful when it comes to avoiding fungal issues. Ako, ito si Iwata ko, binubuksan ko rin siya, pero hindi ko na i-on yung cool. Hindi na rin ako naglalagay ng tubig kasi nga, basa na yung hangin eh. So, what I do is just open the fan, kasi yung fan is, ang trabaho niya lang ngayon talaga is for air circulation. So, that will avoid any fungal issues, lalo na kung basa lagi yung floor. Another, no, hindi maganda about having a turf in your garden is that kapag tag-ulan, mas matagal niyang nakikip yung water sa area mo. So, mas prone ka technically sa fungal issues kapag meron kang turf. And at the same time, kapag naulanan siya ng may madumi, nagpuputik siya, no? So, yan ang mga dapat nyo i-consider kapag gusto nyo maglagay ng turf or gayahin yung ganitong setup. Ayan. Kung plan nyo ng ganyang setup, make sure lang na masipag kayong mag-squeegee ng turf. Like ako po, ang ginagawa ko, I bought this. This is by Scotch-Brite. And then, squeegee and brush siya. Ayan. So, what I do is, I push the water out of the turf. Ayan. Nagawa ko na kaninang umaga. So, wala na yan. So, this one pushes the water out of the turf. Ayan. So, every morning kapag basa yung turf ko, this is what I do para to make sure na mas mabilis matutuyo. Or else, yun nga, magiging siya ang magkakos ng mataas na humidity sa area mo. Ayun, so that's it, I think, for today, no? And, yeah, so we just have to really hang on tight and weather this tag-ulan. And hopefully, after tag-ulan is our favorite season of all, which is our burr season or our cold season. Ayan na, growing season na naman nila. So, gaganda na naman sila lahat. Ngayon kasi, hello, green. Except for some, si California sunset, hindi matitinag, color orange pa rin. Ayan. So, ayun lang guys. So, thank you again for watching and sana wag po kayong magsawang manood at subaybayan yung mga bagong videos ko. And yeah, you know, at the end of the day, always choose to be kind, everyone. So yan ang ating thoughts to live by for the day. I'll see you guys on the next video. Bye.